ka-review, kumusta? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at sana ay in good condition kayo, mga ka-review, ano? Parang pareho lang yun, ah. And then, yun nga, mga ka-review, kaya ako nandito kasi gagawa na naman ako ng panibagong video tutorial na ang itong gagawin nating video tutorial ay mapapakinabangan nyo kung masusundan nyo po, no? So, wala na naman tayong inaantay. Simulan na natin to para malaman nyo na rin. So, ang gagamitin ko ritong software is Adobe After Effects again, nakaka-review. And then, dito sa After Effects, mag-create ako ng new composition. Ang aking ratio, pinaka-ratio is 16:9. Nakaganon siya. And ang pixel niya is 1920 and 1080p. Ang frame rate ko is 30 frames per second. And 10 seconds na yung aking gagawin. Yan. Dahil meron na tayong name natin, no? Lagi nating tatandaan na kapag gagawa tayo ng composition is laging may name para hindi tayo malito sa mga pag-i-edit natin mamaya. And then nakagawa na tayo ng main, mga ka-review. Ang gagawin naman natin dito is gagawa tayo ng shape. Click natin selection tool, then eto. Then sarado natin si stroke. Buksan natin to si fill. Fill. Yeah. Ang kulay na ginamit ko is puti. And then, drag nyo lang. Kahit gano'ng kalaki yan. Okay lang. And then, naagawa na tayo ng shape dun sa ating main composition. Punta tayo kay rectangle. Content. Rectangle again. And rectangle. And tanggalin natin ito. Then, lagyan natin siya ng size. Para sa akin, sapat na sa akin yung 900. And 150. Mga ka-review. So, ito yung kinalabasan niya. So, lagyan natin sa 50 para medyo kita. And then, syempre, wag natin kakalimutang i-align, no, mga ka-review, yung ating ginawa. And then, paano mapalabas i-align? Click nyo yung Windows. Ayan. And then, etong ating anchor point ay nasa hindi malaman kung saang direksyon. So, lagay natin siya sa gitna. Click nyo lang ito. And ito. Mas maganda siya kung laging nasa gitna. Pero depende sa mga composition na gagawin nyo, mga ka-review, ha. So, nakagawa na tayo niyan. Close natin si content. Punta tayo kay transform. Content. And transform rectangle 1. And dito sa skew, lagyan natin siya ng 35 para magkaroon siya ng slant position sa bawat gilid ng mga ka-review. And then, nakapaglagay na nga tayo. Nakapag-create na tayo ng mga gagamitin natin dito sa ating shape, no, mga ka-review. And ang gagawin ko naman is iduduplicate ko lang yan, mga ka-review. Yan. So, na-duplicate na natin yung shape. After natin ma-duplicate yung shape, pupunta na naman tayo kay content, rectangle, and rectangle path, then size. Gusto kong mangyari dito sa size na to is 200. And dito is 160. I think na yung nakalabas lang siya ng kaunti dun sa pinaka ano natin. And baguhin natin yung kulay. Selection tool uli. Then, gusto ko naka-red siya. Para kitang-kita, no? And dahil nakagawa na tayo niyan, mga ka-review, mag-i-import naman tayo ng ating logo. Depende po sa inyo kung gusto nyo logo ang ilagay or kung gusto nyo naman na picture nyo, mukha nyo, na kung ano man yung pagkaka-edit nyo. Depende na sa inyo yan. Ang ginamit ko rito is si Serkanuto TV. I think, magugustuhan niya naman siguro to. Sana hindi niya ako i-report. So, drag natin siya sa baba.
And then click natin siya mga ka-review, yung arrow. Magda-drop down siya. Punta tayo sa scale. Lagyan natin siya ng 37 para sa akin. Ang sukat. Tama ba? Tama. And yung rotation niya kasi medyo nakatabingi. I-ayos natin. So 11. Okay na sa akin yun. Sapat na sa akin yung 11. And yung sukat niya is okay na din. And then dito sa picture mga ka-review, lalagyan ko siya ng animation. Para magkaroon naman siya ng buhay. No? So, ang gagawin natin dyan mga ka-review is, punta tayo rito sa one, starting position natin is, click natin to, 0, and then, ang rotation niya is negative 180 angle, lagyan natin yan, and pupunta siya ngayon sa 2 seconds na dapat buong-buo na siya, mga ka-review. Yan. Ilalagay natin uli dito is 11 and dito is 37. So, ito yung kinalabasan niya. So, nagawa natin yung animation dito sa umpisa ng ating video. No, is ang gagawin natin para maging smooth yung kanyang pag-animate ng logo is ang gagawin natin diyan, highlights natin, press F9 to ECE and click ito. Then highlights ulit ito, magkakaroon siya ng toggle na kulay dilaw, hilain niyo lang po 'yan. And then check niyo po yung result. Yun, smooth. Then nakagawa na tayo ng ating animation mga ka-review, no? Dahil nagawa na natin yung animation na yan, mga ka-review, ang gagawin naman natin dyan is click natin itong dalawa and wait. Ayan. Nasa center naman. Para maklik nyo po yung dalawa, control and click nyo rin yung isa. So, right click. Then, pre-compose, name as logo. So, naandito siya. Ang gagawin natin dyan is igigitna natin yan. Yan. So, ang gusto kong mangyari, mga ka-review, paglabas nitong picture, magkakaroon naman si logo ng animation pa na iba pang pagbabago. So ang gagawin po natin mga ka-review diyan is lagay natin sa 2 seconds and then drop down uli natin. Transform, then punta tayo kay position. I-position muna natin siya. Yan. Smooth. So dahil na position na natin, no, si logo, ang gagawin naman natin is lagyan natin ng position dito. Ito. And then magkakaroon siya ng highlights, i-drag naman natin to into dito na lang natin sa 5 seconds. Yan. 5 seconds. And then ilalagay, idadrag naman natin to sa pinakasulok para makita natin yung yan. Depende sa inyo kung gaano kalayo, no, ang distance. So para sa akin okay na yan. So try pa, di ba, smooth yan mga ka-review. So easy is natin and F9, click, and drag. So, check. Diba? Ayos, diba? And after nyan, mga ka-review, ang gagawin naman natin is
gagawin naman natin mga ka-review is etong si Layer, no? So punta muna natin siya kung saan siya naka-stock, no? Pagdating kay Layer, drop down uli natin. Then punta tayo sa dito sa scale mga ka-review, no? Drop down, transform rectangle, then scale. Then etong ano na to, etong anchor point mga ka-review, i-drag natin siya dito sa dulo na ito. And then i-drag natin ito kung saan yan. And then lagyan natin siya ng scale. Check. Then punta tayo into 5 seconds. Then lagyan natin siya ng 100. O yan. So check natin kung ano yung magiging yun, no? So kita nyo mga ka-review. So ganun yung sinasabi ko kanina. Kaya ako nagkamali. So okay na naman. Smooth na naman yung ating nagawa. So lagay natin siya rito. Easy E uli natin. Then press F9. And then check. And then lagyan natin ng highlights. Then drag natin siya. Yan. And then play natin. Oh, ha? Diba? Ayos. Smooth. Isa pa. So, dahil nakagawa na tayo niyan, mga ka-review, punta naman tayo dito kay shape. Then, ang gagawin natin kay shape, mga ka-review, is duplicate natin siya, no? And name as stroke. Stroke. Ayan. And then, syempre, aalisin natin yung mga anchor point na nilagay natin. Eto. Gawin natin 100. Yan. Dahil naka-100 na siya, mga ka-review, ang gagawin naman natin sa kanya is add tayo ng trim path. Paano mag-add ng trim path? Trim path is click niyo yung nakatapat kay content na add, then trim path, and lalabas siya sa baba. So syempre, bago natin gawin yan, kailangan naka-stroke tayo. So click natin si shape. Then off natin ito. Then buksan natin si stroke. So ito yung kinalabasan niya, mga ka-review. So hanapin natin yung pinaka ano ni trim path. First trim path. Yan. So ang gusto kong mangyari, muna tayo rito para makita natin. Ayan. Ayan. So, yung ganito ang gusto kong mangyari sa kanya, mga ka-review. Negative 5. And punta tayo ngayon kay kung saan siya magi-start. Click muna natin and drag natin siya pababa. Sukatin lang natin yung tamang angle. Yan. So para sa akin, okay na yan mga ka-review para magkaroon tayo ng paglabas ni puti. Yan. Saka ngayon, tatakbo siya. So, lagyan natin to ng 0 to start. And, i-offset natin siya ng, hindi na tayo maglalagay sa offset, mga ka-review.
tatakbo siya ng 5 seconds. And gawin natin siyang, ilan yung kanina? 55. Ayan. So, check natin kung anong pinaka-ano niya. Yun, oh. So, meron na naman tayong panibagong animation, mga ka-review, doon sa stroke. So, gawin uli natin, easy ease, F9, highlights, F9. Di magkakaroon siya na parang diamond na alahate. Then, click natin to, then drag uli. And then, after nyan, test natin. So, yun, napakagandang animation, mga ka-review. Doon sa dulo, medyo hindi okay. Magsasabay sila. So, highlights natin to. Purong natin ng konti. Uy, ano nangyari? Naghang. Yun. Ulit ah. Kapain nyo lang mga ka-review kung saan yung pinaka endpoint niya. Check natin. Yun, okay na yun para sa akin. Pero parang medyo offset pa. Yun, okay na yan. So, na-easy ease na natin yan, mga ka-review, ano? So, close na natin yan. And syempre, hindi pa natatapos yan dahil meron pa tayong ilalagay dyan, no? So, dito, mga ka-review, gusto ko magkaroon siya ng text. So, ang gagawin ko lang dyan, mga ka-review, is right-click natin itong library layer natin. And text. And ang gamit ko ditong font is Century Gothic, naka-bold. Subscribe. My channel. And lagyan natin dito na at Kanuto. Kanuto TV. So, ayan mga ka-review, nakagawa na tayo ng text, no? Ang gusto ko sa text, okay na yung pula para sa akin. Huh? Ayan. So, ang gusto kong mangyari mga ka-review, dito kay text, meron ding animation na mangyayari. Gusto ko si text na maitago ko siya bago pa mag-umpisa yung ating animation. So, ang gagawin po natin dyan, mga ka-review, is gento lang po yan. Yung ginawa natin layer kanina, duplicate natin siya. And then, name as mate o mate. No, then, angat natin siya rito kay subscribe. Then, toggle switch natin para makita natin to. Then, ayan. Lagyan natin siya ng alpha mate. No? So, nakita nyo, nakatago na siya. Pero, kahit nakatago siya, mga ka-review, lagpas-lagpas pa rin siya. No? So, ang gagawin natin dyan, mga ka-review, para hindi siya lumagpas-lagpas. Pupunta tayo rito kay alpha mate. Yung shape na dinuplicate natin. Then, punta tayo kay rectangle. Then, punta tayo rito. So, dito, mga ka-review, ang gagawin natin dito, i-delete natin ito, no? Gagawin natin siyang 5 seconds. 5% lang. Try natin. Mali. Mali yung nalagyan natin ng markings. Sorry. Ctrl-Z.
lagay natin siya sa rating natin para makita ko yung markings. So dito lagyan natin to dito. Then delete natin to. Lagyan natin siya ng scale na 5%. Yan. O, bakit naging ano? Alpha mate muna na. Yan. So, check natin yung difference, no, mga ka-review. So, hindi siya naaalis. Why, why, why? So, yon, dahil nga ang gagawin natin diyan mga ka-review is eto, iuusod natin to kasi iba yung nilagay natin ditong yan. So, check natin kung ganun pa rin. So, ganun pa rin ang kinalabasan. Check. So, nakita nyo yan, mga ka-review. Ganon yung pinaka-transition niya. Kita nyo? So, gawin natin tong 5 seconds lang. Ay, ba't naghahang? Lumayo na tuloy. Huwag muna ngayon. Ay, ngayon pa nagloko ang aking ano. Wait natin mga ka-review ah. Hanapin natin yung tamang timpla. Check natin. So, yan mga ka-review, para makita natin talaga yung literal na galaw niya. Ay, naghang na naman. Ang gagawin natin, highlights natin uli yung dalawa. Drag natin under the logo. And then, check natin siya. Kung ano ba yung tamang galaw niya. So, yun. So, kita nyo yan mga ka-review. Grabe talaga yung video card ko. Huwag ka munang bumigay. Ayan. Then, smooth po ang galawan, no, mga ka-review.
So after nyan mga ka-review, dahil meron na tayong napakagandang animation, ang gagawin naman natin dyan is create tayo ng null object, no? Ano nangyari? At biglang tumaas. Ito yung naging problema, mga ka-review. Yun yung sinasabi ko. So, highlights natin yan. Punta tayo kay Align. Align natin lahat. Yun lang. Ah, naka-align pala. Naka-align naman pala eh. Ayan o. So, punta tayo kay null object. Gawa tayo. And, si null object, mga ka-review, is hindi siya umalign, no? So, urong natin siya para gumit na. And, punta tayo kay position. Transform. And then, dito, punta tayo kay null. Ito, sa, ito mga ka-review, idadrag natin siya sa gitna nitong shape na ito. And then, after nyan malagay, is punta tayo kay scale. Gawin natin siyang 0. And, ang gusto kong rotation niya is 180. And, pagdating niya ng 1 seconds, magiging 100% to. And ang rotation niya is 0. Tama ba? Then try natin. So, mayroon tayong naging problem, no? Kapag lagay na agad tayo ng transformation dito, pero hindi natin siya na-i-link. So, paano i-link yung lahat ng ginawa nyo? Highlights nyo lang. Then, drag nyo rito. So, yan. And then, balik ulit tayo rito kay position. Check natin kung paano siya naglalaro. So, wala, di ba? Yun yung mali, mga ka-review. Gento ang gagawin natin dyan para mawala yan. Delete na muna natin to. And then, control J natin para bumalik lahat. Ayan. And then, bago kayo gumawa ng kung ano-ano mang effects or animation, highlights, then drag nyo ito dito, or drag nyo ito sa null object na mga ka-review. So, pag kinlik nyo yan, ayan si null object, saka kayo maglagay ng animation. So, click natin siya kay scale na dapat 0. Ayan. And then, ang rotation niya is 180. Negative 180. And then, and 1 seconds, gusto ko naka-view na siya. 100 and 0. So, try natin uli. Yun, no? Diba? So, easy-ease natin uli, mga ka-review, no? Para gumanda. Dito. Yan. And then, press F9 to easy-ease. And then, ba yan? Gahang na naman. God damn it. So, ayan, nag-easy na. Click natin itong ating sa baba, highlights. Then, yan na. Hilain natin.
Ayan. And then check natin. Angas, no? Ayan. So, nakagawa na tayo ng simpleng animation dito sa ating ginagawang ano ba ang tawag? Mini clips na pwede nating ilagay sa channel natin, yung sa baba ng video natin, no, mga ka-review. And hindi pa tapos yan, mga ka-review. So, ang gagawin natin dyan is pre-compose. Final. Final lang natin. And then, gawa na naman tayo ng panibagong composition. So, ito yung tinatawag ko na green screen. Yan. Tapos, yung color, lalagyan natin ng green. And then, okay. So, yung final, i-drag natin siya rito. And then, check natin. So, dito sa... four point five seconds, bubulol na naman ako. And i-drag natin siya. Yan. And then duplicate natin. And then selection tool. Drag natin siya papunta rito. And reverse natin. Click na to, right click. And time. Time reverse layer. So check natin kung maganda. So, yan siya. Diba? So, yan mga ka-review. Ganun lang kasimple yung ating nagawang tutorial ngayong araw na to. Nasanay nagustuhan nyo itong tutorial ko. And kung kayo'y bago sa aking channel, napadaan sa aking video, huwag kalimutang mag-hits ng subscribe and click notification bell. At marami pa tayong mga gagawing tutorial, no? Tulad nito at sa mga iba pang gadget kung paano siya ginagawa. So, yun mga ka-review. I think ipapakita ko naman sa inyo kung paano siya ine-export. Click nyo lang itong file. Stop muna natin to. File. Itong file. Export. Then, add to render. And then, click nyo ito. Yan, naka-ABI na. Then, save. Then, i-render nyo ito nasa gilid. Yan, magra-run siya. So, ang ganda ng transition niya, no? Depende sa inyo, mga ka-review. Kayo na bahala maglaro kung paano niyo gagawin yung transition dito sa gentong clips. So, antay natin matapos yung rendering. Kain muna tayo nito. So, ang pinakakabuhan niya is 9 seconds, no? Mga ka-review. So,
So ayan, natapos na ang ating rendering. Ito na siya. So practice yung ayano natin. Ayos, di ba? Yung simpleng nagawa nating animation is mapapaganda yung ating mga video sa YouTube, mga ka-review. So hanggang dito na lang ang aking video tutorial. Sana ay may naintindihan kayo. Peace out!